Hi guys, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-cash in kay ING. Sa ING kasi, very convenient siya. Kasi wala siyang withdrawal fees sa lahat ng mga ATM centers dito sa Pilipinas. So, napakadali lang mag-withdraw sa kanya. Dahil iniisip ng karamihan sa atin is yung withdrawal fee. So, yan, tuturuan ko po kayo mag-cash in sa kanya. So, gagamit tayo ng isang application, si Grab, para magkaroon sang fund sa kanya. So, simulan natin. So, bukas lang tayo ng application ng Grab. So, pagbukas tayo ng application ng Grab, ito ang magiging itsura niya. So, gawin natin, punta tayo ng payment. So, sa payment, punta tayo ng cash in. So, sa cash in, may nakalink na account na kasi ako dito kay BPI. So, kung wala pa kayo nakalink na account, i-link nyo na lang, punta kayo dito sa BPI. Kung wala kayo nakalink na account then, or Union Bank, wala kayo nakalink na account kay Union Bank, punta lang kayo, link na upo. So, dito tayo sa BPI, nakalink naman yung account ko kay BPI. So, magka-cash in tayo ng sabihin natin 4-5. So, cash in tayo ng 4-5 sa account ko sa BPI. So, next lang natin. So, ayan. Payment method is BPI. Then, cash in amount natin is 4-5. Total 4-5. Yun. Ipindutin na natin cash in. So, magsisend siya ng code sa number na nakaregister sa GrabPay natin. So, antayin lang natin. Yun, yung dumating na. So, dumating siya. 745124. 7. Ayun, lumabas na siya. Automatic. So, ayan. Your cash in of 45 was successful. New balance is 4691. So, ayan, i-done natin. So, ibig sabihin na yung fund natin is na kay GrabPay na. So, from GrabPay, punta tayo ng transfer. So, sa transfer, ita-transfer natin yung account natin kay ING. So, punta tayo ng bank account. So, ayan. Kung wala kayong naka-save na bank account, so, i-manual nyo siya. Pero ako kasi may naka-save na akong bank account. So, punta na lang ako dito sa mga naka-save kong accounts. So, may naka-save na kasi ako account number dito. So, pindutin na natin. So, ayan. Enter amount. So, na ita-transfer natin kay ING. So, lagay natin is 45. Then, yun. Confirm lang natin. Fund transfer to your selected bank account immediate. So, via ano kasi siya? InstaPay. So, confirm lang natin. So sa pag-confirm natin, kailangan natin ng fingerprint. So ilagay lang natin yung finger natin na naka-enroll kay GrabPay. So yun. Then ayun siya, transfer successful. So you've sent 4,500. So yung fee niya waive, tapos send to sa akin, sa ING account ko, then yun, view details natin. So, yun yung details niya. So, from Grab, nagpasa tayo ng 4,500 to ING Pay. Back lang natin. So, done na tayo. Okay na. So, bumalik yung fund natin sa 191. So, ang gagawin natin, punta tayo ng ING. Sa ING naman tayo. So, bukas muna tayo ng app ni ING. So, type natin yung passcode natin. Ay, antayin lang natin magbukas. So, yung account natin is pumasok sa ING Save. So, para ma-withdraw natin ang ating fund, so, from ING Save, ilipat natin ng ING Pay.
So, dapat kailangan po natin i-transfer yung ating funds sa ING Pay para ma-withdraw po natin. So, kung magbabalance po tayo na hindi natin tina-transfer. So, halimbawa, magbabalance ako doon sa ATM machine. So, marireed niya lang, yung lalabas ng balance niya lang is 108. So, kailangan po natin i-transfer yung fund natin. So, from ING Save, punta lang tayo ng transfer. So, sa transfer, ayan, next lang natin. So, next lang natin, transfer from your ING Pay to other ING account. So, free charge siya. Tapos, real-time crediting. No transfer limit. So, next lang natin. Transfer to other bank via PisoNet. So, may PisoNet din siya. So, free of charge. Tapos, same day crediting. So, free of charge siya. Same day crediting for transfer done before 3:30 on a banking day. So, kailangan po natin mag-transfer before 3:30 PM para mag-credit po yung fund natin within the day. So, set your own daily transfer limit. So, start transfer tayo. So, antayin lang natin. Medyo mabagal yung net natin. So, ayan. May mga contacts din ako na nakasave dito sa baba. So, pero itatransfer lang naman natin siya kay ING Pay. So, punta lang tayo kay ING Pay. So, amount natin 45. So, purpose natin, kahit wala naman na. So, transfer lang natin. So, yun. Your transfer is successful. 4,500 from my safe account. From my safe account has been transferred to my pay account. So, yun. Nagbigay siya ng receipt number. Then, yung date kung kailan transaction. So, naka-date ngayon tapos yung oras. So, go tayo sa dashboard. So, sa dashboard, sa... So, ayun. Transfer natin. Tingnan natin. So, from my save account to my pay account. So, pero hindi pa siya nagki-credit. So, tingnan. Siya InstaPay siya, bali InstaPay yung natin. Hindi lang siya na transfer, siguro may delay na may clearing lang po. So yun po, ganun lang po ang process ng pag cash in natin kay ING. So pwede na natin siya withdrawin sa kahit sa ang ATM na walang withdrawal fee. So kung bago kayo dito sa channel ko, ako po si Nathan John V. Ramirez. Nagawa po ako ng mga videos and tutorials ng mga digital banking and digital wallet. So, kung nagustuhan nyo yung video ito, give a thumbs up. Kung itong video ang hanap nyo, so subscribe na po kayo sa channel ko. Thank you. Bye-bye.